Kawikaan, chapter 16, verse 1 to 25. Nasa tao ang pagpaplano, ngunit ang Panginoon ang magpapasya kung magaganap ito o hindi. Inaakala nating lahat na ang ating ginagawa ay tama. Ngunit ang Panginoon lamang ang makapaghusga kung ano talaga ang ating motibo. Ang lahat ng nilikha ng Panginoon ay mayroong layunin. Kahit na nga ang masasama, itinalaga niya para sa kapahamakan. Ang lahat ng nilikha sa loob ng apat na dekada, naging parte na ng pagsisilbi ni Sister Nyline Gajic ang magbahagi ng salita ng Diyos sa Negros Oriental Detention and Rehabilitation Center. Happy talaga ako magtulong ng tao. Maski wala ako, basta makatulong ako sa iba, parang contented at satisfied na po ako. Paglalarawan ng jail warden na si Renato Alarcon, tahimik at mapayapa raw ang kanilang piitan. Malinaw at maayos rin daw ang pinaiiran na batas sa naturang detention and rehabilitation center. Dito wala kasi mayroong kami kasuduan dito pag mayroong gumawa ng gulo, panisa namin. Bawal din magtayo ng grupo dito. Malinaw? Opo, sir. Pumirma ka rito. Ang Negros Oriental Provincial Jail, isang tahimik at mapayapang piitan. Yung mga prisoner dito, parang magkapatid sila, bawal mag-away. Sino yung walang pera, magpahiram. Para minsan yung mga pamilya dito, walang pera, mahiram din nila. Magkasundo sila lahat dito. Pero sa di inaasahan, magbabago ang sitwasyon sa kulungan. Ayon sa 1 versikulo 8, si Sister Nyline Gajic magiging sentro ng isang mapangahas na plano. Pakatandaan nyo, ang namumuhay sa kasalanan ay alipin din ng kasalanan. Linggo, 15 ng Mayo taong 2016. Masayang araw para sa mga inmates dahil isinasagawa ang Family Day at Araw ng Dalaw. Noo'y maaga rin nagtungo si Sister Nyline sa lugar. Pumunta ko dito nagdala ako ng yung mga flyers, kumbaga, ay yung pamaypay para ipamigay dito, para maano, makatulong kasi mainit dito. Samantala, sa Selda 5. Ano naman? Atrasan to, kargado na to, pre. Oh, timgrain nyo lang ako. Ako nang bahala kay sister. Isang grupo ang masinsinang nag-uusap. Okay mga busing, kaya ko to. Pasado alas 5 ng hapon, naganda na si Sister Nyline para lisanin ang piitan. Hi, sister! Habang naglalakad si Sister Nyline papalabas, magaganap na ang di niya inakala. Doon ako inabangan sa yung sa gate. Parang nagkukunwari sila na may kailangan sila sa akin. Akala ko naman, may iingi. Sabi niya, sister, pag ganun ko, inano yung dito ang liig ko, ginanon. Gulat na gulat ang lahat. Hindi nila inaasahan ang pangyayari. Bigla siyang sumabi na, hostage to. Si Sister Nyline na itik nila sa isang hostage crisis. Takot ako. Sabi ko, hala, hostage pala to. Mamamatay talaga ako dito. Nang mga sandaling iyon, ang kanyang pananampalataya dumaan sa matinding pagsubok. Ang buong pangyayari, nabidyoan pa ng mga CCTV cameras na naka-install sa Negros Oriental Provincial Jail. Sa bidyong kuha sa loob ng bilangguan, makikita si Sister Nyline na naglalakad papunta sa exit gate ng piitan. Maya-maya pa, isang preso ang lumapit sa kanya. Doon na nga nagsimula ang kalbaryo ni Sister. Blanko talaga ko, sabi ko, uy, ang akala ko patay na, kumbaga, patay na ako that time. Kasi pag may barilan, di ba, pag may barilan, siyempre ako talaga ang mauna. Kasunod noon, makikita sa CCTV footage
ang pag-usad ng grupo patungo sa exit gate. Kasamaan! Ngayon, pasukod doon ba ang mga ang mga hostage taker, doon narawak na arap ng jail guard na si Glicerio Villegas. Labas nila sa gate at tinutukan ako nila ng baril. Gustoin mang tulungan ng prison guard ang hostage victim. Hindi raw niya magawa. Isang maling kilos, ang hostage at maging ang kanyang sarili, maaring mapahama. Pero matapos makalabas ng gate, si Sister Nyline itinulak lamang ng mga papatakas na inmates. Sa puntong iyon, tuluyan na ngang nakatakas ang mga pugante. Nakita ito sa isa pang CCTV camera. Tinangkapan ng mga prison guard na sila'y habulin. Gayunman, di na nila inabutan ang mga ito. Sila sina James Magdasal, nakakulong dahil sa kasong murder. Siya ang tumatayong leader ng grupo. Si Maximo Aspacio, ipinitrin dahil sa kasong murder. Siya ang lalaki sa CCTV footage na nang hostage kay Sister Nyline. Si Richard Balasabas, kinasuan rin ng murder kaya nasadlak sa piitan. Siya umano ang nanutok ng baril sa prison guard na si Villegas. Ang pinakahuli, si Rico Bandico, ikinulong dahil sa kasong illegal possession of firearms. Sa pagsisiyasat ng mga otoridad, napagalamang magkakasama pala sa iisang selda ang apat na pugante. Sa pagbubunyag ng tumatayong mayor ng Selda 2 na si Harken Patalan, isang taong malapit kay James Magdasal ang posibleng nagpuslit ng armas papasok sa piitan. Ano sila yung pumuslit sila dito Sunday, baka Friday or Saturdays, yung girlfriend o live-in ni James Magdasal ay doon sa ano, likuran, pinapasok yung baril. Hindi namin alam na yun pala yung plano nila, yung may maliit na butas, kasi yung isang 38 caliber ipinuslit doon sa likod. Kasunod nito, naka-heightened alert na rin ang Negros Oriental PNP dahil sa nangyari. Lahat ng province-wide ng Negros Oriental nagkakandak po ng monitoring. Nung naka-plus alarm, lahat ng mga station nagkakandak agad ng chibuen. Ang masinsing pagkilos ng mga otoridad agad namang nagkaroon ng resulta. Yun ang na-receive na report sa Tayasan Police Station na nandun daw yung apat na pugante nagiinuman. Bali, gumawa kami ng dalawang grupo. Bali, yung Tayasan Police personnel, sila yung a-approach doon sa bahay para huulihin yung apat. Inaasahan raw ng mga otoridad na magiging mabigat ang kanilang gagawing pagtugis. Ang Negros Oriental PNP tinahak ang lugar kung saan nakitang nag-iinuman ang mga suspeka. Ang miyembro naman ng SWAT team na pinamunuan ni Police Senior Inspector Efren Balili Moldez, pumoste na sa mga posibleng lagusan ng mga suspeka. Pare! May mga pala! Takbo! Tulad ng kanilang inaasahan, ang mga pugante handa umanong lumaban. Hindi pa kami nakarating sa pinaka-high ground. Nakarinig na kami ng tatlong putok na mahina. Pagkatapos ng tatlong putok na mahina, may sunod-sunod na, malalakas na baril. So, posible yung malalakas galing na sa tropa namin na umuli. Ang mga tinutugis na pugante talagang hindi magpapahuli. Tumawag sa amin at tumakbo daw. Pumunta sa amin. Kami, dali naman namin pumunta sa high ground para makita namin situation. Nakita namin sa kabilang bundok na may apat nga na tumatakbo na nakasibilyan. Nooy nagandan sila sa magaganap na inkwentro. Sa pinakahuli nila, may isang mahabang, hindi ko ma-determine kung anong baril ba yun, na ipinutok din doon sa pahabol na pulis. Inantihan na rin namin ang putok. Bang, tapos nagpakilala kami na mga pulis kami, tigil. Para tumigil sila sa pagtakbo. Subalit, hindi natinag ang mga pugante. Pinutukan naman kami ng apat o limang
putok yun. Kaya wala kaming magawa kundi mag-retaliate kami ng putok yun laban sa kanila. Tapos yung isa, nawala din, nagtago dun sa may bato. Nung pagkalabas niya, saka nakita, pinutukan din, sir. Ilang saglit pa, bigla na lamang raw tumigil sa pagpapaputok ang mga pugante. Hindi na makikita siya, nasa dahabuhan. Akala namin, dumapa lang. Kasi hindi namin sigurado kung tinamaan o hindi. Nung pagkadating namin sa baba, nakita namin, nakakandosay na yung tatlo. Kabilang sa mga nasawi ay sina James Magdasal. Matatandaang siya ang sinasabing leader ng mga pugante. Napatay rin sa inkwentro si Richard Balasabas at Maximo Aspacio. Ilang mahalagang ebidensya ang narecover nila mula sa mga nasawi. So yung isa may granada, yung isa may 38 naman. Nung pagkakuha namin, tinignan namin kung buhay pa na pwedeng ibakit papuntang ospital. Eh, talagang wala na. Habang sinisiyasat ang bangkay ng nasawi, patuloy namang hinanap ng grupo ang isa pang pugante. Sumuko ka na! Patay na mga kasama mo! Ang huling tumakas, namataan na rin nila. Sinubukan naming palabasin, kinausap, lumabas ka na lang, surrender ka na lang. Sa puntong yun, nagbigay siya ng paiwatig sa mga pulis. Huwag niyo ako papatayin. Susuko ako, sir. Dandan siyang lumabas, sir. Nakahubad na siya, sir. Wala na siyang damit pang itaas. Pinadapa siya, sir, ng taga-Tayasan pulis. Sinilapitan siya, pinusasan, saka kinapkapan, sir. Nung pagkakapkap, sir, may isa pang granada siya, sir, sa bulsa niya, sir. Sa pagsuko ni Rico Bandico, natapos na nga ang pagtugis sa mga pugante ng Negros Oriental Provincial Jail. Maluwag din sa loob namin, mayroon pa ngang buhay na sumurinder. So hindi talaga pakay namin na papatay, kundi kung hindi ka lalaban sa kapulisan, ay hindi ka talaga mapapahamak. Samantala, sa pagkamatay nina James Magdasal, Richard Balasabas at Maximo Aspacio, ang hinaharap nilang mga kaso ng murder, itinuring na sarado na. Si Rico Bandico naman, nagpatuloy ang pagdinig sa asuntong illegal possession of firearms kung saan siya'y napatunayang nagkasala. Pero bukod dito, dahil sa kanyang pagtakas at sa nakuwang granada sa kanya, sinampan siya ng panibagong kaso ng illegal possession of explosives. Sa ngayon, pinagbabayaran na niya ang mga kasalanan sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Sinubukan namin kunin ang kanyang panig, subalit tumanggi na siyang humarap sa amin. Narito ang kwentong krimeng tampok ng inyong ABS-CBN, SOCO.